Hey, what's up, mga bro? So, sa kakatapos lang na Game 1 ng Lakers at Miami Heat, ay talaga namang dinomina ng Lakers ang laro, kung saan natapos ang score sa 116-98. Dito ay pinakita talaga ng Lakers na may mission silang tatapusin. Sa part naman ng Miami Heat, kakayanin pa kaya nila kung hindi makakapaglaro sa Game 2 etong sila Bam Adebayo at Goran Dragic? Well, yan ang pag-uusapan natin ngayon, mga bro. Pero bago tayo magpatuloy dyan, mga bro, ay huwag kalimutang i-like itong video at mag-subscribe sa ating channel. Sabay mo na ring i-ring yung notification bell button para ma-update ka sa tuwing maglalabas tayo ng video about sa NBA. Sa mga napagdaanan ng Miami Heat bago makarating dito sa NBA Finals, naging susi talaga nila etong sila Bam Adebayo at Goran Dragic sa naabot nila ngayong playoffs. Si Bam, heart and soul ng team yan, habang si Goran Dragic naman ang underrated best player nila. Siya pa nga yung leading scorer nila nung Conference Finals na may average na 20.5 points per game. Yun nga lang, pagdating sa Game 1 kontra sa Lakers, napakasakit ang nangyari sa kanila. First quarter pa lang, tinamaan agad ng foot injury etong si Dragic. Kaparehas niya yung naging injury noon ni Joe Johnson. Dito, hindi mo talaga mabibigyan ng pressure yung paang tinamaan ng injury. Ganon katindi yung sakit, mga bro. That's why hindi niya nakinaya pang makabalik sa laro nung Game 1. Sa kabila naman, etong si Bam Adebayo. Una, nakipagbanggaan siya sa katawan ni Dwight Howard kung saan tumama yung left shoulder niya. Pero dito, pinagpag niya lang naman yan, though parang may iniinda siyang sakit, pero ang pinakatinamaan talaga sa kanya ay yung kanyang left wrist. Unang tinamaan niya noong laban nila sa Boston Celtics. Kaya naman, after niyang tinamaan dyan, dinaretso agad siya sa locker room at hindi na bumalik pa sa laro. Napakabigat ng pagkawala nilang yan, mga bro, hindi lang sa Game 1 kundi pati na rin sa mga susunod pa na laro if ever na hindi nga sila paglalaroin. Hindi basta-bastang team ang Lakers, alam nyo yan. Kahit kumpletong lineup pa ang kinalaban nila para makarating sa finals, hindi umubra. Paano pa kaya kapag nawalan pa ng dalawang star player etong Miami Heat? Hindi ko naman sinasabing tapos na ang laro, pero parang ganun na nga. May tiwala ako kay Jimmy Butler, mga bro, pero magiging madugong pagsubok to para sa kanya. Sa ngayon, doubtful pang maglalaro para sa Game 2 etong sila Bam at Dragic. So panigurado, if ever na mangyari yan, matinding adjustment ang gagawin ni Coach Eric Spoelstra dyan. Well, maganda ang inilaro ni Kendrick na nung Game 1. Umiscore siya ng 18 points sa loob ng 20 minutes. Dahil din sa kanya, nagkaroon ng maikling run ng Miami Heat sa 4th quarter. So maaaring pwede siyang pumalit kay Dragic. Well, siya naman talaga yung starting point guard ng Miami nung regular season. Maybe it's about time na siya naman ang magpapakitang gilas para sa Miami, di ba? Tatlong panalo na lang para sa Lakers, sila na ang magkakampyon. Sa tingin nyo ba, mga bro, kayang ma-sweep ng Lakers yung series? Tapos Mamba jersey pa yung gagamitin nila sa Game 2 na walang talo simula nung first round? O kaya pang makabawi ng Miami Heat sa serye? Well, magkomento lang ng opinion nyo sa ibaba at pag-uusapan natin yan. So yan lang para sa video natin for today. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat sa panonood, mga bro. Peace, bro.